Okay. Makina headquarters. Ayan yun. Eh, ito yung malupit eh. Yun eh. Himas, himas. Himas, himas para magkadaray natin. Yan. First year anniversary na nang nagsimula sa Patikim-Tikim. Astig! Umabot tayo ng isang taon. Ganun-ganun lang. Alam ko ang iniisip nyo, eh bakit nandyan si Sir Zach? O si Zach Lucero? Si Mr. Makina? O sige, papakilala ko muna sa mga hindi nakakaalam. Si Zach ay may channel tungkol sa motorsiklo. Ulo ng mga nagpapagang mga tampuchong balita. Balitang walang kinalaman sa motor. Magaling si Zach sa ginagawa niya. At malaki ang kinalaman niya kung bakit ako nandito ngayon at ito ang ginagawa ko. Yan ang kwento ko sa inyo ngayong araw. Pero bago ang lahat, alam nyo ba na musikero muna kami bago ka na kami napunta sa ganitong gawain? Yun ang number one sa amin eh, music. Kami ni Zach pareho kaming drummer. Siya sa Imago, ako sa Teeth, Sandwich at Pedicab. Yes, pareho kaming musikero. Kaya medyo matagal na kami magkakilala ni Zach. At pareho pala kaming mahilig magmotorsiklo. So dumaan na yung mga ilang taon. Milya-milya nang nauna si Zach sa paggawa ng YouTube niya. Hindi ko alam, dun din pala ako mapupunta. Ito ang kwento ko sa inyo. Ang unang plano ko talaga ay magmumotorsiklo at kakain. Bakit? Kasi gusto ko lumabas ng bahay nung gitna ng pandemya. Gusto kong kunin yung motorsiklo ko, mamasyal. Gusto kong magbisikleta rin. Basta dalawang gulong, gusto kong lumabas. So nagpalusot ako. Sabi ko, gagawa ako ng channel na may kasamang pagmumotor at pagbibisikleta. At ito na nga yun. Medyo na iba. Meron ng kotse. Pero natutuwa ako at ginawa ko to. Dito ngayon papasok ang makina. Ano ba ang kinalaman niya sa atin? Kung wala si Zach at yung makina, hindi ko maiisip na posible palang gumawa ang isang musikero ng mga ganyang videos. Hindi lang yun, yung quality, yung kalidad ng gawa niya, parati kong tinitingnan. Napaka-natural ni Zach. Siya ang idol ko sa ganyan. Hindi ko siya magagaya at hindi ko mapapantayan yung gawa niya, pero pinipilit kong gawing gauge yung mga gawa niya. So siya ang basihan ko na magandang gawa. Yun, kaya kasama ko si Zach ngayon. Nag-obserba ako sa trabaho niya. Pinulot ko yung mga magandang dapat kong mapulot. Yung mga aral na dapat kong aralin. At syempre, inaya ko siyang kumain. Alam nyo ba na nagsimula kami ni Zach? Paride-ride, may kasama ng kain agad. At isa sa mga una naming kinainan noon, eh yung hindi nga restaurant, studio kung saan kami nagre-record. years after noon, sabi ko, ba't di natin balikan? Ride ulit tayo, pare, tapos kain ulit tayo kay Shinji. Eksakto, anibersaryo ng channel. Celebrate with the noodles, long life.
may bagong bukas na restaurant siya. Sinilip namin nandito sa may Marikina, sa corner Lilac at Panorama. Ito yung Crazy Ramen. First time mo, Zach? Pag meron kang first time nakakainan, malaking bagay yung vibe, di ba? Hindi sila nagkulang dito. Kasi simple lang yung dating. Hindi siya trying hard na I am a Japanese restaurant or ramen house. Simple lang. Pati sa menu, hindi marami. Kung ano lang yung kaya nilang iserve sigurado ng masarap, yun lang yung lulutuin nila. Tama. Mabait yung presyo, 'di ba? Hindi nakakasindak, hindi nangangagat ng pitaka. At ang maganda, ang linis ng paligid eh. Nilabas nila talaga yung kitchen para makita mo yung proseso ng paggawa. Nasa harap mo na mismo. Umorder ako ng Gomoku, bago sa akin 'yon. Umorder din ako ng bestseller nilang ramen at saka yung cold ramen. Hindi natin kadalasan ginagawa yon pag nasa ramen place, pero I suggest sumubo kayo ng ganun. Lumabas kayo sa comfort zone nyo, magugulat kayo. Ikikwento ko sa inyo kung ano yun. First time ako makatikim ng cold ramen. Okay. Noodles with everything. Mmm. Alam mo, tama pag bumalik ka sa lugar na isang to galing eh. It's taking me back in Japan. Diba? Wish eh. Alright. Kakaiba yung tama kay Zach nung kain niya na yun ah. Tamang balik Japan daw eh. Ano yun, parang ratatouille niya. Baka nasarapan nga siya, no? Pero ako, ito yung experience ko dito. Okay. Ito yung Hiyashi Chuka. Second time ko ito matitikman, pero pagkaalala ko, nagulat ako dito yung una ko natikman. At dito rin. Meron siyang, may sauce nga siya. Yes, konti lang yung sauce niya, pero concentrated ang lasa niyan. Nasa ilalim, kaya dapat mong haluin. Okay, try ko na to. Halo ko lang yung sauce. Distribute ko sa noodles. Cool! Iba naman, iba to. So, pangontra sa mainit na panahon. Ito yun, pre. Same magic nung first time ko siya natikman. Bukod sa malamig siya, yung cucumber, pag nakagat mo, parang ile-level to niya yung coolness. Kasi ang fresh yung lasa ng cucumber. Ang sarap nito, tapos may mga sesame seed pa. Paborito ko yun, di ba, yung sesame seed. At saka light nga lang yung sauce, yung special sauce na to. Pwede mo siyang kainin araw-araw. Hindi siya nakakasawa. Tapos nagbe-blend siya dun sa ham. Kasi ham yung nagdadala ng alat. Hindi actually yung sauce. Mmm! May konting asim din pala to. Saka parang may nilalasan niya talaga akong sesame element eh. Dahil nga mahilig ako dun. Gusto ko to. At saka nakakagat yung noodles. Tama-tama talaga yung pagkaluto. Para sa akin lang, pag sinabing crazy ramen, Hiyashi Chuka, parating nasa isip ko agad, automatic. Tumatak talaga sa akin to dahil sa sarap ng experience niya kainin. Hindi madalas nga, sabi ko, na pupunta ka sa ramen house at bibili ka ng cold ramen. Ito exception to.
Parang maku-cool down ka kasi nito at saka refreshing lang talaga yung lasa niya. Ito talaga yung discovery ko dito sa Crazy Ramen. Hiyashi. Sobrang panalo talaga nito. Wow! Pati pala itlog may lasa. Akala ko ordinary itlog lang. May times din pala ng konti yun. Tapos bonus pa na masarap pag nakain mo yung ginupit-gupit na seaweeds. Overall, yung combination niya, yun nga, very Japanese. Light lang lahat. Walang overpowering. Sobrang refreshing ito na summer noodles na pwede mo naman kainin kahit hindi summer. At dahil nasa tropical country tayo, pwede mo itong araw-arawin. Gabong eh. Ito ang isa pang medyo bago sa akin, Gumoku. Ngayon lang ata ako naka-order nito, pero ito maraming gulay. Parang ano to eh, para sa mga mahilig sa gulay. Stir-fried yung gulay nito. At mas malapot ng konti yung sabaw. Sigurado ako ano to eh. Well, soy-based nga. Na meron siyang basic naman sa ramen nyo. Sigurado ko sa Japanese na may buto. Pinakulo ang buto ng maybe baboy o ano. Pero yun yung nagpapa-reach nung ano na nung sabaw. Pinakulo ang buto. Hindi siya basta simpleng ano lang yung malabnaw na sabaw. Nilagyan na rin siya ng starch. Hindi ko lang alam tama ba ako, pero mas malapot kasi siya sa regular na ramen. Pero importante sarap. Ang importante, rich yung sabaw. At plus, kung maganda yung luto nung noodles. Nakita ko, tama eh, may counter sila doon. Parang may number of minutes. Para hindi ma-overcook. Kaya maganda eh. Pakayat at hindi undercook. Wow, look at that. I would say, even this is authentic Japanese culture. Kung kayo, nilalanghap ninyo ang soup. Ako, inaamoy ko yung pangsandok ng soup muna. Kasi, totoo yun. Hindi nyo ba alam yun? Pang ano ng ano yun eh, palit. Alin yun, nagbibiro ko pala. Kaya subukan nyo yun. Yun, pagkatapos amoyin ng sandok, nag-enjoy naman si Zach. Pero seryoso, ang honest assessment ko dito sa Crazy Ramen eh, mas everyday ramen ang dating nito. Bakit? Kasi may mga ramen na masarap nga, sobrang sarap, pero sobrang rich. Parang after 6 months o after 1 year mo gusto balikan. Kasi masasawa ka dun sa sobrang taba niya at masyadong ginulpe ng richness. Dito tamang-tama lang. Kasabay ng itsura ng buong restaurant, simpleng-simple lang. Kumbaga, comforting lang. Pati sa presyo eh. Everyday ramen ang dating eh. So yun ang magic ng Crazy Ramen. Hindi siya nakakasindak. Makikita mo naman na tama naman yung pagka-milky ng appearance ng soup niya. Vibrant yung corn, pati yung greens niya. Pati yung chashu, saktong-sakto lang. Yung size niya, hindi rin yung mabobotsog ka ng todo bondat. Ito nga yung ramen na hindi ka magsasawa o yung hindi ka maghahanap ng matamis o soft drinks. Kasi sa gitna ng kain mo sa sobrang rich na ramen, medyo umaabot dito, kumakapal yung pakiramdam mo. Ito naalala ko nung huling practice namin, kinain ko to. Ubos. Talagang higup na higup yung pati sabaw kasi nga light yung soup. Nandun yung richness, pero hindi siya overpowering. Yun yung magic nitong ramen na to. Yun naman, at nakuha ko yung simpleng noodle anniversary celebration natin. At ang masarap niyan, uulaman mo rin siyempre ng konting gyoza. Yung tipong pinalutong dun sa
pagkaka-pan fry yung kaliwat ka ng gilid ng gyoza. Sabay isasawsaw mo sa toyong merong suka. Gaboom yan. Ang simple lang talaga pero ang sarap. At yun din ang unang taon natin, na iraos din. Ang simple lang din, di ba? Sa susunod na linggo, yung isa ko pang idol at isa pang nakatulong naman ang makakasama natin. Pero syempre, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sa lahat ng walang sawang nanunood at nagko-comment, lahat yan na a-appreciate ko. Parami na rin tayo ng parami, unti-unti. May mga nag-subscribe na at marami pa rin hindi. Pero ang importante, nagsiskip ka ba ng commercial? Yun! Mas mabuti pang yung hindi nagsiskip kesa sa hindi nagsosubscribe. Yun!